Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurung Pinoy sa Amerika. So dun sa mga subscribed members ng aking community, welcome back. At dun sa mga hindi pa, please consider subscribing sa aking channel. Paki-hit yung subscribe button sa ilalim at sama-sama tayong matuto sa matematika. Yan. So for today, ang pag-uusapan natin ay factoring using common monomial factor. So paano ba mag-factor na kukunin yung common monomial factor? So ano ba muna yung tinatawag na common monomial factor? So by definition, ang ibig sabihin ng common monomial factor ay pwede siyang number, pwede siyang variable, or pwede siyang combination ng both na pwedeng i-divide sa bawat terms sa given na polynomial. So paano ba yon? Example number 1. So, dun muna tayo sa medyo madali. Halimbawa, meron akong 50A minus 40B. So, check natin yung mga numerical coefficients. 50 and 40. Ano ba ang greatest common factor? Or ano ba ang number? Pinakamalaking number na pwedeng i-divide sa 50 at saka sa 40. So, tama kayo. Yun ay 10. So, isusulat natin yung 10 sa labas ng parenthesis. And then, check natin yung mga variables. A and B. Meron bang common sa bawat term? Wala. So, therefore, 10 lang ang ating common monomial factor. So, after getting yung common monomial factor, second step, i-divide natin yung each term sa given polynomial doon sa ating common monomial factor. So, 50 divided by 10 ay 5. Since wala tayong variable dito, just bring down A. And then, second term, we have minus 40 divided by 10 ay 4. And then, again, bring down B. So, therefore, ang sagot natin sa example number 1 ay 10 parenthesis or times 5A minus 4B. So, ganun lang siya kasimple. Example number 2. Paano kung meron tayong, let's say, 6AB minus 4BC? So, 6AB minus 4BC. So, first step again, kunin natin yung common monomial factor. So, i-check natin yung mga numbers, yung mga numerical coefficients. 6 and 4. Ano ba ang greatest common factor na 6 and 4? Or, sa anong number ba natin pwedeng i-divide yung 6 at saka yung 4? Okay, so sagot ay 2. So, after nakunin yung number, check naman natin yung mga variables o yung mga letters. Meron tayong AB, meron tayo ditong BC. So, ano yung common na variable or common na letter sa dalawa na to? Okay, so that is B. So, susulat natin yung B sa labas. So, therefore, ang common monomial factor natin ay 2B. Now, second step, after kunin yung common monomial factor, i-divide natin ang each term doon sa ating common monomial factor. 6 divided by 2 ay 3. And then A, wala namang A dito, so kopyahin si A. Now, may isang B, meron ding isang B sa CMF natin, therefore, makakancel out na yung B na yun. Okay? Then minus 4 divided by 2, the answer is 2. May B sa taas, may B rin dito sa baba, makakancel out na yung B, and then just bring down C. So therefore, ang sagot natin ay 2B times, or parenthesis, 3A minus 2C. So, ganun lang siya kasimple. Next, paano naman kapag may mga exponents? Example. Imbawa, meron tayo, let's say, 20X squared minus 10, let's say, X to the 5th power plus 30 X to the 8th power. There. So again, ang first step, kunin natin yung GCF ng mga numbers or ng mga numerical coefficients.
Saan pa pwedeng i-divide ang 20, ang 10, at ang 30? Okay, so pwede silang i-divide sa 10. Next, tingnan natin yung mga variables or yung mga letters. Ano ba yung common letter? So, lahat sila merong X. Now, this time, kapag lahat merong same or common na letter or variable, kukunin natin sa ating CMF yung pinakamababang exponent. So, meron tayo itong 2, 5, 8. So, yung pinakamababa ay 2. Therefore, yun ang ating CMF or common monomial factor. So, since nakuha na natin ang ating CMF, next step, i-divide natin each term ng polynomial sa ating CMF. Starting dun sa mga numbers or sa numerical coefficients. 20 divided by 10 ay 2. Now, x squared and then x squared din, so parehong-pareho sila. Kapag nag-divide ng variable na may exponent, kukopyahin si variable, ima-minus si exponent. So, since x siya and then 2 minus 2 is 0, going back sa laws of exponents, any number raised to the 0 power is equal to 1, or shortcut, pag pareho sila, ika-cancel out na lang yun. Okay? So, 2 lang ang ating first term. Now, sa second term naman, minus 10 divided by 10 ay 1. Pero, tignan nyo to, x to the 5th divided by x squared, again, kopyahin si x, i-minus si exponent, 5 minus 2 ay 3. So, kapag meron tayong variable or letter, hindi na kailangan isulat si 1. Understood na yung numerical coefficient dito ay 1. Okay? So, move na tayo sa pangatlo. Plus 30 divided by 10 ay 3. Then, ang common letter ay x. Then, subtract si exponents. 8 minus 2 ay 6. Therefore, ang sagot natin ay 10x squared times, or parenthesis, 2 minus x cubed plus 3x to the 6th power. Andale, diba? Next, last example. Paano pag maraming variables? Tapos marami rin exponents. Try natin to. Let's say meron akong 4b to the 4th d to the 5th minus 8b squared d cubed plus 12, let's say, b cubed d to the 4th. Yan. So, paano yun? So, ganun ulit. Two steps lang. Kunin natin first step ang ating CMF. Check natin yung mga numbers. 4, 8, and 12. Ano yung GCF nila or yung greatest common factor? Or yung number na pwede silang i-divide? So, that is 4. Okay? Next letter. Meron tayong B rito. May B rin yung second. May B rin yung third. So, common letter or common variable yung B. Now, check natin kung ano yung pinakamababang exponent ng B. Meron tayong 4, merong 2, merong 3. So, therefore, ang pinakamababa ay 2. So, therefore, we have B squared. Now, meron pa ba tayong second variable or second letter? Merong D rito, meron din dito, meron din dito. So, lahat sila may D. Therefore, yung GCF natin may D rin. Ano yung lowest exponent ng D? Meron tayong 5, 3, 4, 3 ang lowest. So, D cubed ang ating CMF. So, yan ang first step. Second step, i-divide each term sa given na polynomial sa ating common monomial factor. So, 4 divided by 4 ay 1. So, sulat ko muna. Next common letter, B and B. Subtract the exponents, 4 minus 2 ay 2. Next common letter ay D. May D sa taas, may D sa baba, so D. Subtract again yung exponents, 5 minus 3 ay 2. So since may mga letters again, yung 1 na ito, kahit hindi na siya isulat. So move na tayo sa second term. So minus
8 divided by 4 ay 2. Next letter ay B. B squared din to. So, therefore, pareho sila. Cancel out na lang yung nasa taas. And then, yung D, tingnan natin. D cubed din to. So, makakancel out din to. So, ano natira? So, minus 2 na lang. Okay? And then, yung third term natin, 12 divided by 4 ay 3. And then, yung B, parehong may B. Subtract natin yung exponent. 3 minus 2 ay 1. Again, kapag 1, hindi na siya sinusulat. And then, D, parehong may D. Subtract natin ang exponents. 4 minus 3, and ang sagot ay 1 ulit. So, hindi na natin siya isusulat. So, therefore, ang final answer natin ay 4b squared d cubed times, or parenthesis, b squared d squared minus 2 plus 3bd. So, yun. Ganun lang kasimple. Again, kapag nag-factor tayo using common monomial factor, ang first step natin ay kunin natin yung common monomial factor. So, paano natin kukunin? I-check natin yung mga numbers or mga numerical coefficients. Ano bang number ang pwedeng i-divide sa lahat ng given na numbers sa polynomial? And then, second step, i-check kung ano yung common variable or common letter. So, kung ano yung common na letter, yun yung kasama sa inyong CMF. Kapag may exponent, lahat sila may mga exponents, kunin natin yung pinakamababang exponent. Okay? So, yun ang ating first step. Kunin ang common monomial factor. Second step, i-divide. So, i-divide natin yung bawat term sa given polynomial doon sa ating common monomial factor. First, i-divide yung mga numbers. Katulad ng usual na pag-divide. And then second, kapag dinivide yung mga variables, kopyahin ang common letter and then subtract yung exponents. So, yun. Ganun lang siya kasimple. So, guys, kung natuto kayo sa ating lesson for today, kindly like tong video na to para i-share ni YouTube sa iba at marami ring matuto. So, see you on my next video. Paalam!